At para sagutin ang ilang may init na issue kasama ang mga naging pahayag ni Pangulong Aquino, makakasama natin ng live si Senator Bongbong Marcos sa ating segment na Yes or No. Magandang gabi sa iyo, Senator Marcos. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Ano pong reaction ninyo? Sinabi kanina ni Pangulong Aquino, meron daw po siyang tiwala sa mga boss niya na hindi pa makakabalik pa sa kapangyarihan ang pamilya Marcos. Well, yun ang kanyang opinion. Sa hindi naman ang aming naman ginagawa ay hindi naghahabol ng poder kung hindi pinapagpatuloy lamang ang aming serbisyo sa bansa. At hindi namin iniisip kung yun ang hindi yun ang issue para sa amin. Kaya't hindi namin iniisip yung ganung klaseng pagbalik sa poder. Ang iniisip lang na ano yung magagawa natin para maging mas magandang buhay dito sa atin. Senator, sinabi rin ni Pangulong Aquino na kung nag-sorry daw or nag-make amends, it's a direct quote from the report, posible pang matanggap ito. Pero walang narinig na sorry po kailanman galing po sa inyo or kahit sa kaninong miyembro ng pamilya niyo, sir? Well, kung sino man, kung meron akong nasaktan o meron akong ginawang pagkakamali, handa naman talaga ako mag-apologize. Pero ano yung pag-apologize? Sino bang sinaktan ko? Sino ba ang kanino ba ako nagsangkap-samba ako na gano'n ng krimen? Sa palagay ko, wala namang ebidensya tungkol dyan. So, pero kung meron ipakita na meron akong nagawa na dahil dun, merong nahirapan, meron na nasaktan, handang-handa ako mag-apologize. Senator, yung hinihingi po ng ilang sektor na nagawa ng iyong ama sa kanyang panunungkulan, naniniwala kayo na walang pangangailangan mula sa sino mang miyembro ng inyong pamilya na humingi ng paumanhin o ng tawad, sir? Well, kung pareho kung kung talaga maliwanag na sa aming ibinabalak na gawin ay merong nang nasaktan at meron na nahirapan siyempre pero hindi naman yung pananakit o yung mahirap hindi ang paghihirap ay hindi naman yun ang pulisiya ng pamahalaan. Kung nangyari man yun ay hindi yun ang ibinabalak ng administrasyon ng aking ama. Senator, tinaas po ni Senator Inrile ang inyong kamay bilang endorsement. Pero alam naman po ng lahat na isa po siya sa dahilan kung bakit po napatalsik ang inyong ama sa posisyon. Ano pong nangyari? Ano pong mga pinagdaanan niyo para umabot sa ganito? Well, wala naman ako masasabi na talagang ito yung nangyari. Siguro pare-pareho lang kami nakapag-move on na. Kaya't siguro ang sitwasyon ay kung ano yung sitwasyon ngayon. Hindi na namin masyado. Hindi na pinag-usapan yun? Napapag-usapan namin yun. Pero matagal na yun, 30 taon na ito. So, nung una kami nagkita, syempre napag-usapan namin yun. Pero marami nang nangyari. At kami pareho kaming naging senador. Marami kaming ginagawa sa Senado bilang senador. At siguro yun yung atensyon namin ay napupunta doon sa trabaho. At dahil nga we have cleared the air, ika nga. Napanggit niyo po sa isang interview na you are lucky to be Marcos. Po ang ibig niyo sabihin doon? Dahil siyempre sa aking pananaw, kung hindi ako napanganak na isang Marcos, hindi ako nabigyan ng pagkakataon na makatulong at makapagserbisyo sa tao. Yun sa palagay ko ang pinakamalaking naidulot sa aking pagpili ng aking mga magulang. Although may mga maganda ho nagawa si Ginong Marcos in the past, hindi po maikakailayon, pero tanggap niyo na rin ho ba na meron din siya mga maling nagawa nung siya po ay nanunungkulan bilang pangulo? Paano naman? Sino bang hindi nagkakamali? Diyos lang ang hindi nagkakamali. Siyempre, meron kahit sinong tao, kahit gano'ng kagaling, kahit kahusay, kahit katsaga, kahit kasipag, kahit papano, siguro maaring mas pagandahin pa yung kanilang trabaho. So, that's something na acceptable. Very accepted naman sa hindi naman gaming ganun kayabang na sinasabi, hindi kami nagkakamali. Siyempre, maliwanag okay, follow up lahat. Kay Julius. Okay. Ano yung pinakamalaking pagkakamali ng inyong ama? Siguro yung mga pagtiwala niya sa mga iba't ibang tao na din hindi niya dapat pinagkatiwalaan. Ngayong taon po kayo ang pinaka
pangatlong pinakamayamang senador sa inyong statement of assets, liabilities, and net worth na 200 million pesos. Samantalang noong 1992 po ang inyong net worth ay 600,000 lang bilang congressman. Ang laki ho ng inilaki. Saan galing ho ang kayamanan? Marami diyan ay na yung mga asset na naipanalo namin sa mga kaso. Kaya't naman mga lupa, mga iba't ibang asset, yun ang nagdagdag. Kung matititingnan niyo yung pinakauna kong salin ay may malaking bahagi doon na kalagay undetermined dahil nasa korte pa. Yung iba doon na resolved na, kaya't pwede, kailangan ko na ilagay sa salin ngayon dahil nakapangalan na sa akin. So ito ay mga kasong na ipanalo ninyo. So hindi ito pinaglaban ninyo sa korte, hindi ito nakaw na yaman. Ay hindi, maliwanag na maliwanag. Nandiyan naman sa salin ko, siguro lahat na ng tao na naghahanap ng ganyang klaseng katiwalian, tinignan na yung salin ko, maliwanag naman yung salin ko. Kahit yung mga gustong bumatikos ay sinasabi na yun ang pinaka-kompletong salin sa lahat ng mga opisyal na nag-file ng salin. Ano ho ang dahilan, mabalik dun sa tanong na kung bakit ayaw niyong humingi ng sorry? Ano yung dahilan samantalang malaki naman ang ebidensya na nagkaroon ng pagmamalabis noong nasa poder ang inyong ama? Hindi ko ulitin ko yung kaninang sagot. Ang aming sinasabi na kung dahil hindi naman yun ang intention, kung ano man ang nangyari, hindi yun ang intention. Kung balat ko talagang saktan ng isang tao, ay yun ang talagang malaking pagkakamali at dapat at the very least na makapag-apologize. Pero pangalang Marcos ang inyong daladala. So bilang anak ng inyong ama, wala ho kayong nakikitang dapat na ituwid sa kasaysayan. Ang kasaysayan ay nandiyan na. Hindi natin pwedeng palitan. Kaya hindi mo maituwid ang baluktot, hindi mo maibabaluktot ang tuwid. So, pabayaan natin ang kasaysayan na maghusga sa kanya. Alright. Ses, did you want to? No, go ahead. Yes or no? Okay. Madagdag ko lang. Confirmed na ba na kayo ni Senator Miriam ang magka-tandem? Nagkausap na ba kayo? Oo, nakailang pag-uusap na kami at nag-uusap na kami tungkol sa detalye dahil nga it is medyo nakakaiba itong aming pagsasama. We define it, tawag namin sa loose collision. So, yung mga detalye na papag-usapan. Oo, so you will campaign together? We will campaign together and apart. Dahil siyempre, kailangan mag-cover ng maraming hanggat maaari, makita kami sa maraming lugar. So, yes, both. We'll all do right. Both. Sa mga susunod po, tanging yes or no lang okay. Ang pwede niyong isagot. Oh, sige. Gusto niyo po bang ilibing ang inyong ama sa libingan ng mga bayani? Yes. Nagsinungaling po ba kayo tungkol sa inyong school records o degree? No. Okay. Pabor ba kayo sa political dynasty? Sa yung anti-political dynasty o sa political dynasty? Sa political dynasty. Orman, sa tingin niyo po ba, Senator Marcos, ay vindicated na ang inyong pamilya sa mata ng mga Pilipino? Yes or no? Hindi ko maunawaan kung anong ibig sabihin ng vindicated. Nakalimutan na ng mga Pilipino yung nakaraan at moving forward na po. O napatawad na kayo ng mga Pilipino kung meron mga kasalanan? Siguro, yes. Ibinoboto kami. Tutol ho ba kayo sa korupsyon sa ating pamahalaan? Yes. Sangayon ho ba kayo sa diktadoryang pamahala? No. Masama ba ang loob mo sa mga Aquino? No. Yes? Kapatid niyo po ba si Grace po? Matagal na yan. Mas maganda yata yung yes kasi sa no. Para ano? So aangkin niyo na. Ano na talaga? No. Kayo po ba ay nakipagkita kay Michael De Guzman na isang bankero noong 1986 para po mabawi ang ilang Swiss accounts ng inyong pamilya? Hindi ko alam kung bakit siya nandun. Yes or pero, no? Hindi. Hindi kami... Yes or no po. Nandun siya, pero hindi tungkol dyan. Hindi yan ang pinag-usapan. Akala so maybe no. Yeah, the answer to your question would be no.
nakipagkita kayo kay Michael De Guzman, your answer is no. Nakipagkita kami para mag-withdraw ng bangko sa set? No. Ano yung dahilan ng pagkikita ninyo since you're... Hindi ko alam, hindi ako kasama sa okay. At kayo po ba, mabalik dun sa tanong ni Karen, kayo po ba ay nagkaroon ng degree sa yes. Oxford? Yes. Yes. Okay. All right. So, following from that, hindi pa special diploma yon? Yes, but it's still a Bachelor of Arts degree. Okay. Mm. So, ito, may mga tanong ang netizens, pero idadagdag ko to. May nag-text, yes or no? Dapat na bang mag-move on si Pangulong Aquino? Yes. Okay. Mula sa netizens natin, sa Twitter ni Fudge Tahar, naniniwala po ba kayong walang naging masamang epekto ang martial law ng iyong ama at gusto mo bang maging katulad niya? Twitter question po yan. There are two questions there. Nagkaroon ba ng masamang epekto ang martial law? Yes. Gusto mo ba maging tulad ng iyong ama? Yes. Okay. Mm-hmm. Any additional? Rare yan eh. Gusto ko na linawin. Rare na dumating. Gusto nyo maging tulad ng iyong ama sa ano pong aspeto? Sa kanyang pagmamahal sa kanyang bansa, sa kanyang... pagbuhos ng kanyang buhay para sa serbisyo sa bayan, para sa kanyang paghahabol at laging pinaglalaban ang kapayapaan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Okay. On that note, maraming salamat, Senator Bongbong Marcos. Thank you, sir. Thank you.